So saan po ba tayo makakahanap ng mga murang pabahay ng pag-ibig? So are you familiar with this acquired assets sa pag-ibig? Now kung hindi kayo familiar sa mga process and procedures kung paano tayo makakabili ng mga murang bahay sa pag-ibig, just stick around to this video because I will give you an idea kung paano tayo makakahanap ng mga murang pabahay ng pag-ibig. So by the way guys, I'm Junior Benz and welcome back to ating YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now kung yun yung mahanap yung video, please feel free to consider subscribing my channel. Itak mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload just like this video. And in this episode, meron po tayong discussion and tutorial coming up. So sa video nito ay sabay-sabay nating pag-usapan at sabay-sabay nating aralin kung ano nga ba itong mga pag-ibig acquired assets. General Benz, ano nga ba itong mga acquired assets? Ang pag-ibig acquired assets is a property that is foreclosed because the original owner who availed on pag-ibig housing loan failed to pay the monthly amortization. So ibig sabihin lang nito guys, yung mga original owner na nag-avail sa mga housing loan ng pag-ibig, so unfortunately, hindi po sila religiously or hindi po sila nakakabayad ng monthly amortization ng pag-ibig, kung kaya't na-foreclosed yung mga property na in-avail nila. So by this, si pag-ibig ay binibinta ni pag-ibig itong property na to through properties under negotiated sale, properties under public auction, no discount, and public auction with discount. So sa tatlong pamamaraan na to ay ang ating i-discuss itong properties under negotiated sale. So disclaimer lang guys, I'm not related to any pag-ibig office. So ang ating tutorial na ito ay base lang din sa published ng website ng pag-ibig. So i-discuss lang po natin dito kung ano yung mga nasasaad din sa website nila. Excited naman po yan. Saan po ba namin ma-check o saan kami pupunta para namin malaman kung saan kami pwedeng kumuha o bumili ng bahay? Guys, punta tayo dito sa pagibigfund.gov.ph and then punta tayo dito sa properties for sale dito sa right side. Click natin po yan at andito na tayo sa website ni Pag-ibig in which nakapasok na rin tayo sa properties for sale or acquired assets. So makikita natin dito meron siyang quick loan affordability calculator which is na-discuss ko na rin to in my previous vlog. Meron din tayong steps to purchase acquired properties, checklist for requirements, at kung ano yung mga nakalagay dito. And we will discuss that on a separate vlog. Ang atin pong unahin ngayon is kung paano natin malaman at kung saan tayo makakakita ng mga properties, ng murang mga properties na ating i-avail sa pag-ibig. So meron po sila dito mga announcement. Kailangan po natin basahin itong mga announcement dito dahil minsan may mga update sila doon sa mga nakalagay na mga schedules for bidding. So baba tayo, meron tayo dito nakalagay na properties under negotiated sale. Meron din properties under public auction, yung sinabi ko kanina, public auction with discount. So ano daw itong negotiated sale? Interested buyer may select a property from the list and submit offer to purchase to Pag-ibig Fund in a sealed envelope. On scheduled date of the opening of offer, the buyer may with the highest offer on the specific property shall be declared as winning buyer. So I will let you understand itong sa schedule na nakalagay dito. So meron tayo ditong schedules. Bacolod Housing Business Center. Ito yung location. Meron din tayo ditong Davao Housing Business Center. At meron din tayong NCR branch. That means to say, meron silang at least tatlong nilagay na for schedules. So dito muna tayo sa Bacolod Housing Business Center. Meron siyang batch number 059034. At ang duration of acceptance of offer is from June 1 to June 8, 2021. So this means, itong duration of acceptance of offer, si Pag-ibig ay tumatanggap ng inyong offer, yung sa mga buyer na mga offer, from June 1 to June 8, 20...
from June 1 to June 8, 2021. So dito lang yung date na pwede tayong mag-submit sa Pag-ibig Office. Saan tayo mag-submit? Dito din sa nakalagay na Dropbox location. For example, dito sa Bacolod Housing Business Center, meron siyang second floor guys, sa San Jose Mall, Araneta Street, Bacolod City. So kung ano yung mga nakalagay dito sa Dropbox location, doon din kayo mag submit ng inyong mga offer. Date of opening of offers, June 9, 2021. So that means, i-open yung ating mga offers or yung mga offers on this batch on June 9, 2021. Dito natin malalaman kung tayo ay nananalo sa ating binibid na property. So kung i-click natin itong click here to open complete details, so later on mag-click tayo as a sample. So let's just proceed with batch number 59038. So the same way goes, meron din siyang duration of acceptance of offer. Itong duration na to dapat mag-submit tayo. And then Dropbox location, the same kasi under Bacolod din to. Then date of opening of offers, medyo matagal to, June 21, 2021. If kung ako sa inyo, dito ako sa batch 59035 kasi you still have the time to check the property or to visit and verify. Yun tinatawag natin mga due diligence. Kailangan natin i-verify kung ano yung status talaga ng property. So we still have time kasi June 21, 2021 pa naman. Ngayon is June 6, 2021 as of this recording. So let's proceed with Davao. The same way goes sa Davao. Isa lang yung Dropbox location nila. At dito tayo sa NCR branch. Yung batch number ng NCR is 15071. Yung duration ng acceptance is May 31 to June 4, 2021. So tapos na kasi June 6 ngayon. And then yung opening is June 7, 2021. And then importante na basahin natin itong mga announcement na nilagay niya dito under this batch 15071 para malaman natin baka meron silang mga corrections na nilagay. Tulad nitong erratum. So kung bubuksan natin to, meron siyang nakalagay dito na like ito instead from this correction to this correction. So yun yung mga importante na dapat nating basahin din yung mga nilalagay nilang mga announcement. So now let's open itong sa NCR branch as for example sa ating discussion for today. So ito yung laman ng PDF na nakalagay dito sa NCR branch. So unang-una ang titingnan talaga natin is yung period of acceptance of offer. Kasi baka lagpas na siya ng date at hindi mo na malaya na close na pala yung period of acceptance. So, yung pinakauna nating titingnan is yung period of acceptance of offer. So say for example, itong May 31 to June 4. So ito yung period na kinoconsider natin. So assuming na effective pa rin itong date na to. Then, titingnan mo ngayon sa susunod kung saang location yung pinaka-target mo talaga. Like for example, ito dito sa NCR. Nakalagay dito Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, and Rizal. So, kung ikaw ay may nais ng property na bibilhin, tapos na located siya sa Cavite. So, this page is perfect for you kasi meron dito nakalagay sa Cavite. So, ang ating pinaka-importante ng titingnan dito is yung period of acceptance at yung location na target mo talaga. So next, meron tayo dito ng general guidelines at i-discuss natin yan later on. Baba muna tayo dito sa Excel file. Ito yung kasi yung after mo matingnan yung dalawang information na gusto kong ipatingnan sa inyo, din baba tayo dito sa Excel na to para makita natin kung saan ba talaga yung property na kailangan nating bilhin or kailangan nating i-avail. So these are the list of acquired assets available for negotiated sale sa NCR na branch. So guys, but before we proceed with our discussion, if you're not yet subscribing my channel, please do consider subscribing my channel, tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload, just like this video. So ayan, proceed na tayo. So since nandito ka na sa Excel file, ang pinakauna kong recommend na titingnan mo agad is yung type. Siyempre ikaw na tumatarget kung saan yung property, kung ano yung property na kailangan mo is, for example, condominium yung kailangan mo, punta ka na agad sa condominium. Kung gusto mo rin ng mga lot only or yung mga single attached, dito sa type mo titingnan yung townhouse, duplex, quadruplex, or row house yung kailangan mo. See, for example, ako, titingnan natin dito na kailangan natin ng townhouse. So, punta na ako agad dito sa townhouse. And then, ang susunod kong titingnan is ang location niya. So say for example, kailangan ko sa Cavite ng townhouse. Dito na ako agad sa Cavite, Laguna and Rizal na may townhouse. So agad dito ka na sa portion na ito.
Itong mga property number, okay lang ito. Later on, magagamit mo rin yan sa pag-fill out ng form. So next na ang ating titingnan, ang recommend ko sa inyo ay agad titingnan natin kung magkano yung price ng property na kailangan nating bilhin. Kasi, say for example dito, 1. something. So, ayaw mong may stress ng million-million amount. So, punta ka dun sa mas lower, which is, meron ditong 626, meron din ditong 568. So, dun ka na pumili sa mga mababang ano, kasi yun nga yung target natin, diba? Huwag na tayong may stress dun sa mga million na mga prices. Dun na tayo dumiretso sa mga mababang amount. After that, makita mo na yung locate, makita mo na yung type, location, at yung price, okay ka na dun. Titingnan mo itong remarks. Ito yung pinaka-importante kasi dito yung may mga issue. Ngayon, ito dito may nakalagay na occupied, occupied, occupied. So, advice ko, okay lang naman yung mga occupied pero ano to eh, yung mga problema ng bahay or yung may mga issue pa doon sa mga nakatira dito ngayon, ikaw yung mag-resolve niyan. So, kailangan mong i-resolve para mapaalis mo yung tao dyan. So, if I were you, punta na ako dun sa mga unoccupied. Tulad na lang dito sa halimbawa, meron dito duplex na unoccupied for title consolidation. So, additional tip ko rin, kung okay ka na sa price, okay ka na sa location at ng type ng i-avail mo, itong mga additional information, itong appraisal date, titingnan mo rin to kasi at least may idea ka kung kailan chinek ni Pag-ibig yung property na yun based on their appraisal. So, for example, itong 12/19/2020. So, bago pa lang December 19, 2020, na-check ni Pag-ibig itong property na to. And then, nagbigay siya ng worth na 766,900. Itong floor area tsaka lot area, floor area is 44.25 square meters. At the same time, ang lot area is 36 square meter. So, itong sa TCT, CCT number, at least kung meron kang number nito, you can actually check as part of your due diligence para ma-check mo, verify mo talaga kung anong status ng title na ito. Pwede kang humingi sa RD ng copy para ma-verify mo kung ano talaga yung status ng property na ito. So dito ka magkakaroon ng idea kung saan location, anong property, magkano yung price, at ano yung condition ng i-avail mong properties. And by the way guys, the next episode natin na i-discuss ay ang general guidelines kung paano natin ma-avail yung mga properties sa under negotiated sale. So importante po yun na malaman nyo dahil doon natin makikita kung ano yung mga dapat nating susundan, ano yung mga steps natin na dapat gagawin. So please watch it on my separate vlog and ilalagay ko rin yung link niya sa description box below para you can redirect yourself after watching this video at mabuo yung inyong understanding about sa pag-avail ng property under negotiated sale. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and see you around on my next vlog. Have a great day and God bless. Bye!